fam, Vince here and welcome back to Exawin Show. In today's video, Glow fam, regular makeup routine siya, pero yung gagamitin nating makeup ngayon is yung mga makeup na hindi nyo madalas nakikita dito sa channel ko. Mga makeup na hindi ko na palaging nagagamit. Pwedeng favorite ko dati, tapos may naging bagong favorite na ulit ako. Ganun naman, diba? Pag may dumating na mas maganda, pag may dumating na mas gwapo, mas mabait, mas mayaman, bigla ka nalang mapapalitan. Charot lang, ito yung mga makeup na hindi ko na talaga siya masyadong nagagamit. So if you guys are interested, what are you waiting for? Exawin Chill, let's glow! Bago pa natin simulan tong video na to, Glow Fam, meron akong package dito. Dumating siya galing Shopee. In-order ko to. Ito na yung itsura niya kasi inisprayan ko siya ng alcohol. Dinisinfect ko talaga. So, bubuksan na natin tong package na to. And, ito siya. Tinin! Kung nagwa-wonder kayo kung ano to, actually, pampakapal to ng latte. Siyempre, hindi ko muna siya sosotin kasi hindi ko pa naman siya na-disinfect sa loob. But galing to sa China, so hindi natin sure. Pero ang ginagawa nito is ilalagay mo yung labi mo dito. Tapos, higupin mo siyang ganun. Ili-leave mo lang for a few minutes. Tapos, parang ganun na ganun yung labi mo, girl. So, ganun yung purpose ito kasi gusto kong gumawa ng mga magagandang lip swatches soon. So, I think itatry ko na merong ganito. Itatry ko rin na wala. Pero, ang cool lang yan. Nakita ko lang sa Shopee. Tapos, sabi ko, ay, gusto ko siya itry. Anyways, Glow Fam, ang daldal ko na naman. So ngayon, magsimula na tayo. Siyempre, Glow Fam, ang una natin gagawin is magsi-skincare muna tayo. I'm using the Lana PH DNA Repair Elixir. To be honest with you guys, wala akong serum na iba pang ginagamit aside dito sa Lana PH DNA Repair Elixir. Well, meron ako nabili dati sa Peach Attic pero naubos na siya. Like, ang bilis niyang maubos kasi yung consistency niya is parang hand sanitizer. So parang ganun. Now, we're also using the Lana PH 100% Pure Argan Oil para super hydrated tayo. Alam niyo naman na meron tayong discount code sa Lana PH. Guys, so if you want to get 5% off dun sa mga purchases nyo sa Lana PH, all you need to do is use my affiliate link. It will be on the description box below. Pag ginamit nyo yung affiliate link ko, madedirect kayo sa website ng Lana PH. Magsha-shopping kayo. Pag checkout nyo, meron na kayong automatic 5% off. Now for primer, Glow Fam. Actually, lahat ng primer na natry ko, lahat naman siya so far nagustuhan ko, except dun sa fake na binili ko. Well, hindi natin gagamitin yung fake ngayon. So ngayon, magno-normal lang tayo na primer. Gagamitin ko tong Sparkle Cosmetics Face Mattifying Primer. So for the skin prep, lahat holy grail pa rin. Lahat palagi kong ginagamit. Wala akong kahit isang item na hindi ko pa nagagamit or hindi ko na ginagamit. Now that we are all primed up, Glow Fam, magpa-foundation na tayo. And yung foundation na hindi ko talaga magamit-gamit sa vlogs ko is itong NYX HD Studio Photogenic Foundation. This is in the shade Sand Beige. Ito, sobrang mahal nito kaso hindi ko siya nagagamit kasi alam mo naman, nung nag-shopping ako sa Shopee, ito kasi yung mali, Glow Fam. Pag nag-shopping tayo, titingin tayo ng shade. Online, hindi naman natin natatry sa personal. Akala natin tama yung shade na kinuha natin, pero pagtanggap ko, girl, sobrang puti niya. Hindi pwede. So dahil nga sobrang puti nito, isa pa sa foundation na hindi ko nagagamit is itong NYX Total Control Drop Foundation. This is in the shade Mocha. Ito naman yung darkest foundation na meron ako. So ginagamit ko to panghalo sa mga foundation na sobrang light para sa akin. So ngayon, magmimix lang tayo ng foundation dito sa ating glass palette. Alam mo, sa pagkakaalala ko, alam ko full coverage talaga tong foundation na to eh. Like, tingnan mo, mag-swatch tayo dito sa face natin. Oh, sobrang puti niya talaga, girl. So ngayon, hahaluan natin siya nitong drop foundation. Same NYX Cosmetics. Lagyan natin ng tube drops. I think pwede na yan. Pag maputi pa, mamaya lagyan pa natin ng isa pa. So imimix lang natin to. Gagamitin ko na lang yung fingers ko. Ayan, medyo nagtotone down na yung pagkaputi niya. So ngayon, maglalagay lang tayo nito all over the face. So ngayon, gagamitin lang natin tong Glam Skin Manila Makeup Sponge. Use code BRAVE for 20% off upon checkout. And ibabounce lang natin tong foundation na to. Ayan o, tingnan mo, sobrang puti pa rin niya sa akin. Girl, I cannot. Mukha tayong multo. Alam mo, hahaluan ko pa siya ng konti pang drop nitong Mocha. Ipupuro na natin siya, lalagyan natin dito. Diba, better. Nga pala, Glow Fam, napakarami kong nakikita sa comment section na nagre-request na gumawa ako ng parang pa-studio tour. Agad-agad na, ipifilm ko na yon after this vlog, promise. So bukas, mapapanood nyo na yon agad. So ayan, kita nyo naman, medyo maputi pa rin sa akin, pero
pero okay na to, babawiin na lang natin siya sa contour. So kita niyo naman yung finish na tong foundation na to, medyo dewy siya. So ang lakas mga Thailand, mga Korean, ganito yung itsura ng skin nila, girl. Akala ko full coverage siya, pero hindi pala siya full coverage, medium coverage lang siya kasi nakikita ko pa rin yung tone ng skin ko. Alam mo, mas full coverage pa dito yung Squad Cosmetics foundation, promise. Now that we are all blended out, mukhang sobrang healthy yung skin ko. Tinitingnan ko yung sarili ko sa monitor ngayon. Sobrang glowy niya, sobrang healthy. Ang ganda ng formula niya, pero sobrang puti lang sa akin. Baka balikan ko to or maghanap ako ng ka-shade ko. Pero yun nga, magre-risk na naman ako kasi bibili ako sa Shopee, tapos di ko na naman alam kung ano yung shade ko. Kung napapanood nyo yung mga videos ko, dati-dati pa, like yung mga first ever videos ko, ito yung isa sa pinaka-favorite kong concealer. Ito yung Maybelline Fit Me Concealer. This is in the shade 25 or medium. Alam nyo, Glow Fam, pang ilang tube ko na to, sobrang dami na. Ito yung isa sa pinakaunang concealer na ginagamit ko nung nagsisimula pa lang ako mag-beauty vlogs. Ngayon nyo naman, walang brightening effect. Yung kulay niya is parang kulay orange. So, hindi pa ako masyadong marunong pumili ng concealer nun. So, lalagyan din natin yung chin, ang ating nose, ang nose bridge, ang ating forehead. Diyos ko, para dun sa mga nanonood sa akin, napaka-basic na nito kasi palagi natin itong ginagawa. And gagamitin lang natin yung same sponge, tapos iba-bounce off na natin to. Alam mo, today sobrang sarap na naman ang panahon. Umuulan na naman. Ito na naman ako. Pag umuulan, nare-relax ako. Alam mo, normally nagfi-film ako either umaga o kaya tanghali. Pero ngayon, alas 10 na ng gabi, girl. Sobrahan na naman ako ng pagre-relax. Kaya na-late na naman ako ng pag-film. Alam mo yun, ang sarap kasi ng feeling na umuulan, tapos nagkakape ka, nagpapatugtog ka ng mga nakaka-relax na kanta. Minsan ang sarap ng ganun lang, napakasimple ng buhay, babasa-basa ka ng libro. Napansin mo ba yung mga sinabi ko, puro mga ginagawa ng single? So kung tingin mo nakaka-relate ka dun sa mga sinabi ko, kung isa ka doon na nagkakape mag-isa, nagpapatugtog mag-isa, habang nakatingin sa ulan, napakalungkot mo, walang yumayakap sa'yo. So walang pang da-doubt doon, it's a tie. Okay, sige, maglalagay muna tayo ng cream blush. Ito, I think first time ko to gamitin sa channel ko. Ito yung Glam Skin Manila Drunk Babe Cream Blusher. This is in the shade, wala siyang shade, girl. At syempre, Glam Skin Manila, don't forget to use code BRAVE for 20% off at www.glamskinmanila.com. Alam na alam nyo na yan. Diyos ko naman, paulit-ulit tayo. Alam mo, itong cream blusher na to, hindi ko rin alam kung bakit hindi ko siya ginagamit on cam. Pero itong cream blusher na to, ginagamit ko siya palagi off cam. So bakit nga ba? Hindi ko rin alam yung sagot dun, girl. Ang gusto ko sa cream blusher na to is napakagaganda ng mga ingredients niya. Meron siyang virgin coconut oil, meron siyang French clay, may oxides, may vitamin E, may grapeseed oil. So hindi lang siya basta cream blusher. Maganda siya sa skin, girl. Kailangan mo yan. Yung pala, Glow Fam, yun din yung importansya na tumitingin ka sa ingredients kapag nagme-makeup ka. Kaya for me, napaka-importante na nandun yung list ng ingredients sa isang product. Kasi mamaya may allergy ka pala, tapos nilagay mo sa mukha mo, tapos nag-breakout ka, tapos sisisihin mo yung product. For me kasi, responsibility na yun ng consumer na mag-check, diba? Madami mga tao, skincare ng skincare, pero hindi naman tinitingnan yung ingredients. Kung ano ba yung nandun sa skincare product na yun. So, alam mo yun, konting research would not hurt you. Parang if about sa skincare, tingnan mo muna yung problematic area mo. Oily skin ka ba? Dry skin ka ba? Acne prone ka ba? Marami ka bang pimple? Ano ba yung gusto mong ma-improve sa skin mo? Textured skin ka ba? Lahat ito take mo into consideration, hindi lang porket sikat yung skincare brand. Ay, bibilin ko na to kasi effective siya kay Keme. Eh girl, hindi naman kayo pareho ng skin. So, paano yun? Kung epekto sa kanya, paano ikaw? So, yun yung importansya ng pag-check ng list ng ingredients. Kaya, sa mga products na nire-review ko, sobrang for me, nagmamatter talaga yun. Ayan, mukha na tayong sinampal. Shout out pala kay Aliona. Hindi ko po pinapatamaan yung mga single. Ganto lang talaga tayo. Alam mo naman. So, mamaya, dadagdagan pa natin yung blush na yan. Magsiset na tayo ng face. Ang pinakauna kong gagamitin is itong LA Girl Pro Powder HD High Definition Setting Powder. Napakahaba ng pangalan niya, girl. Bakit hindi ko na masyadong nagagamit to? Kasi sa sobrang pino niya, as in sobrang finely milled tong powder na to, na pag ginagamit ko siya, na-aatching talaga ako. Like, nababahin talaga ako kasi pumapasok siya sa ilong ko. Taray, ubos na ata siya. Meron pang konti. Ayan. Oh, eto na lang. So, erekta na natin sa basurahan, girl. Ayan. Wala na siya. Aside sa nahahatching ako kapag ginagamit ko tong powder na to, is napansin ko na pag nagpipicture kami ng flash photography, tapos ito yung ginagamit kong powder, meron akong parang puting ganto dito. Choke! Ayan, Diyos ko, Lord. Sabi ko sa kapatid ko,
ano yun? Tapos, hindi namin ma-figure out nung una, pero there was a time na ginamit niya rin tong LA Girl powder na to. And nag-flash photography ulit kami. Sabi ko, ano yung nandun sa mukha mo? Bakit parang ganun? And yun na nga, na-figure out na rin namin yung salarin ng parang may white cast dun sa mukha namin kapag nagpipicture kami. Ito yung powder na yun. Pero tingnan nyo naman dito sa camera, like dito sa vlog ko, sobrang kinis niya. Oh. Hindi nyo na makita yung pores ko. Oh, 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 oh. And sabi, girl, at dahil wala na siya, itapon na rin natin siya. Yung next natin na gagamitin, isa din to sa pinaka-favorite ko dati. Ito yung mga isa sa pinaka-unang setting powder na ginamit ko sa buong buhay ko. Very staple siya ng napakaraming drag queens, makeup artists, and all that. That is the Coty Airspun Loose Face Powder. I'm using the shade Translucent with Extra Coverage. Alam mo, nung mga pinaka-pinaka-unang vlogs ko, like last year, palagi akong nag-film ng mga tutorial at utang-uta na ako kakasabi ng, to set the face, I'm using the Coty Airspun Loose Face Powder in the shade Translucent with Extra Coverage. Palagi kong sinasabi yun, girl. And wala talaga akong masay dito sa powder na to. Sobrang ganda niya. Kaso lang yung hindi ko lang bet sa kanya is amoy siyang pabango ng lola. If kayo, lumaki kayo sa mga lola at lolo nyo, ako kasi sobrang favorite talaga ako ni lola dati, like nung nabubuhay pa siya. Hindi ko alam kung anong meron dun sa pabango nila, pero amoy matandang pabango, parang ganun. Comment below kung naamoy nyo yung pabango ng lola nyo dati or kung alam nyo yung amoy lola na sinasabi ko. In fairness naman sa base natin ngayon, titingnan nyo naman yung mukha ko. Mukha naman siyang decent so far. Sobrang ganda, sobrang plakado. Yak, pinupuri yung sarili, nakakahiya, nahihiya na ako. Pero in fairness, oh, maganda naman yung lapat niya. Kasi magaganda naman talaga tong mga products na to. Yun nga lang, hindi ko lang talaga siya madalas nagagamit. Kasi meron pa akong mas favorite pa sa kanila. O diba, parang nabura yung cream blusher natin ng taray. Anyways, Glow Fam, magko-contour na tayo ng face. And isa rin to sa mga favorite ko dati. Like, literal, I'm gagging over products from this brand. This is the Detail Makeover Contour and Blush Palette. 4-in-1 na siya. Kita nyo naman na hitpan ko siya kasi sobrang favorite ko talaga to. So, ito yung ginagamit kong contour shade and bronzer shade before. So, 6 pan na to. Napakalaki niya and definitely sulit na sulit talaga yung pera nyo. So, una, magbabalik muna tayo ng definition sa ating face. Parang hindi ko siya masyadong makita today. Umitim ba ako? Hindi ko rin alam kung umitim ako o hindi. Alam nyo naman yung pinaka-favorite kong contour. Dalawa yan. Sa powder na contour, gusto ko yung... Actually, hindi naman siya contour. Setting powder talaga siya. Yung sa Glam Skin Manila, Just Blend Mineral Loose Powder na shade na tan. Use code BRAVE for 20% off at www.glamskinmanila.com. And yung isa ko pang favorite na contour powder is yung sa Vice Cosmetics. Out of contour in the shade for sure. Sobrang favorite ko talaga yun. Yung Vice Cosmetics na yun, swak na swak talaga yun sa tone ko. So, kung magka-skin tone tayo, sigurado ako mag-work sa yung Vice Cosmetics na yun. Try mo. Ganda, girl. So, ayan na. Bumalik na yung definition sa ating face and magbablush na tayo. Ang gagamitin kong una is yung EB Advanced Face Trio. This is in the shade Fig Trio. Ito naman, hindi ko alam kung bakit hindi ko na siya nagagamit, pero I think once or twice ko lang itong nagamit. Sobrang ganda pa naman ng blush niya, oh. Tulad nga nung sabi ko kanina, meron akong mga blushes na lagi ko nang ginagamit. Teka, bakit ayaw niya kumulay? Hello? Napaka-sheer nitong blush na to, pero chill naman siya. Kung ikaw yung tao na mahilig ka sa parang sheer lang na blush, I highly recommend this one. Sobrang ganda niya. Ayun o, tingnan mo. Napaka-very light lang, napaka-very natural nung dating. Cute siya, and napakadali niyang i-blend sa skin. Like, hindi mo makikita na harsh talaga ng putok na putok yung blush mo, girl. Pa-sweet lang siya na blush. Sobrang ganda niya. Ilalabas ko na to sa makeup collection ko para ma-utilize naman natin. Sayang yung mga shade-shade. Baka mag-expire, girl. Nako, ayoko ma-expire ng makeup kasi tinatapon ko talaga pag-expired. Well, yun nga, aminin ko naman sa inyo. Nung simula kasi, nagsisimula pa lang ako mag-makeup. Gumagamit ako ng mga fake makeup like yung foundation ko fake, yung eyeshadow ko fake. Yung nga yung sinasabi ko, fake yung mga ginagamit ko dati until nung nagkapera na ako. Tsaka lang ako nakabili ng mga normal na makeup, yung hindi fake. Very sketchy kasi ang fake makeup. Ang hindi kasi malinaw dun is yun nga yung sabi ko kanina, hindi naman nila nililist talaga yung mga ingredients minsan. O kaya, ginagaya lang nila yung packaging ng ibang brand. Tapos, kinakopy nila yung parang listahan ng ingredients doon kahit hindi naman yun yung nilagay nila. Pangalawa, hindi siya FDA approved. So, pag gumagamit ng fake makeup, nire-risk mo talaga yung sarili mo, yung skin mo lalo. Eh, lalo na pag, kunyari, nagbo-vlog ka, beauty vlogger ka, beauty guru ka, nakakatakot i-risk yung mukha mo, which is yun talaga yung binibenta mo para sa mga products na hindi ka sigurado kung ano yung kinocontain nila. I'm liking this look so far.
sobrang ganda pala nito. Nang lalabas ko na to. Favorite ko na ulit siya, promise. Well, hindi pa tayo natatapos dun sa blush. Kasi alam niyo naman ako, may sakit ako na putok palagi yung blush ko. Gagamitin ko pa tong Glam Squad Contour and Color Palette. Yun ata yung tawag sa kanya. Ito ay product ng Happy Skin. Collaboration to ni Jigs Mayuga, Denise Go Ochoa Starte, tsaka Miki C. So, ganito yung itsura niya sa loob. Ang ganda ng packaging niya, parang Febion. Hindi ko ginagamit tong blush na to kasi napaka-orangey niya for me. Itong blush na to, sobrang pigmented talaga niya. Tapos yung contour naman niya is a bit dark for me. Itong palette na to is napakaganda. Pero alam mo ngayon, parang bet ko na siya. Minsan talaga nagbabago talaga yung timpla ng utak ko. Minsan ayaw ko yung shade, minsan gusto ko yung shade. Depende sa mood siguro. O diba, putok na yung blush natin, guys. Magha-highlighter na tayo. Yung pinakauna kong gagamitin is yung Careline Strobe Stick. I think first time ko lang or second time ko siyang gagamitin sa channel ko. Hindi ko alam kung bakit ko binili to. Alam mo yun, dati kasi sobrang super fan talaga ako ng Careline, ng EB Advance. Oh, tingnan niyo naman oh, sobrang blinding na niya. Na-invite pa nga ako sa party dati ng EB Advance eh. Doon ko na-meet si Kenny Manalad, si About Rap, si Mel Quintin, si John William Aboy. Sobrang dami kong na-meet doon. Kaso ang problema is wala pa talaga akong kilala kasi bago pa lang ako sa YouTube noon. Naglakas loob talaga ako pumunta doon mag-isa, like wala talaga akong kilala. In fairness, dito sa strobe stick ko, ang ganda niya, i-blend natin siya. So gagamitin ko lang yung paddle brush ko from Gosh Arabia. Itong paddle brush na to, nabili ko to sa Dubai nung nandun pa ako. In fairness dun sa strobe stick ko, ganda nyo. So akala mo girl, tapos na tayo mag-highlighter. Hindi pa. Alam mo naman ako, nagpapainit pa lang ako. Mag-highlighter pa tayo, isa pa. Hindi ko alam kung anong meron, pero napakadaldal ko na naman ngayong vlog na to. Mag-highlighter pa tayo. Last na talaga to, promise. I'm using the Careline Diamond Dream Highlighter in the shade Eye Candy. Ito yung parang diamond na itsura, parang puti. Binili ko to nung sale. Last year ko siya nabili, 12-12. Kung bakit ko binili itong highlighter na to, hindi ko rin alam, girl. Pero tingnan mo naman, no, sobrang grabe, putok na putok yung highlight ko. Para akong pinagsisisihan ko na masyado to. Patungan na lang natin ng konting blush mamaya para hindi naman mukhang sobrang kapal ng mukha natin. Like, sobrang ganda rin itong highlighter na to. Okay, hindi na siya mukhang glow. Mukha na siyang parang bumbilya sa mukha ko. Papatungan lang natin siya ng blush para hindi naman sobrang palong-palo. Ayan, para mag-subside lang ng very, very light sa ating fez. O, diba, antara ay nakalimutan ko magkilay. Ito na naman tayo, girl. Well, okay naman yung itsura ng kilay ko, pero i-define pa natin to. I'm using the Blythe Cosmetics Perfect Brow Trio in the shade Graphite. Sobrang bet na bet ko tong pangkilay na to dati, pero very matumal ko siyang ginagamit. Kasi ang thing dito sa pangkilay na to is medyo grayish siya for me. Like, sobrang ashy nung dating ng kilay ko. The reason kung bakit hindi ko masyadong nagagamit tong pangkilay na to is sobrang gray niya for me. There are moments kasi na gusto ko super defined talaga yung kilay ko and hindi ko siya ma-achieve dito sa Blythe Cosmetics na Perfect Brow Trio. Like for mga glam, hindi ko talaga siya masyadong ginagamit, pero ginagamit ko to kapag yung mga regular day lang, like dati nung wala pang ECQ, nung wala pang COVID, pag pumupunta ako ng mall, ito yung ginagamit kong pangkilay. Sobrang ganda kasi niya, very natural yung dating. Ayun na, sobrang fresh na natin, lips na lang yung kulang. Ano kaya? Hindi ko talaga alam kung ano yung gagamitin kong lipstick today. Kasi napakarami kong lipstick na hindi ko na nagagamit. Mostly sa mga lipsticks ko galing PR. Yung gagamitin natin today is from Glam Skin Manila, since napakalapit ng puso ko sa Glam Skin. And I think it's been a while since nagamit ko tong lipstick na to. This is the Glam Skin Manila Luxious Soft Matte Lip and Cheek Cream. Multi-purpose cream siya. This is in the shade Paris. And ganito yung shade niya. Hindi ko siya gagamitin as a full-on lipstick. Maglalagay lang tayo ng konti. As you can see, brick red tone siya na merong orange undertone. Kinagat-kagat ko lang yung labi ko para mag-mix siya. Oh, diba? Lakas maka-fresh. Ganito lang yung mga bet kong vibes pag yung soft glam lang, ganyan. I think yun na, Glow Fam. Isiset na lang natin tong face. I'm using the Glam Skin Manila Witch Hazel Facial Mist.
And this is the look all done, Glow Fam. Sobrang fresh. I really love the vibe. Sobrang ganda. Hindi ko in-expect na yung mga makeup pala na hindi ko na masyadong nagagamit is napakagaganda pa rin nila. And ganito yung pwedeng kalabasan ng Fez mo, girl. Hindi mo kaya yan. Ayun lang, kung nagustuhan nyo tong look na to, let me know your thoughts. Comment below. Yun nga pala, again, Glow Fam, bukas na yung pa-studio tour natin. So abangin nyo yan dito sa channel ko. 6 PM, nag-upload ako ng vlog every day. So, dapat nandun kayo sa premiere, ha? Kung meron pa kayong mga gusto makita dito sa EXO One Chill, let me know your thoughts down off below. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. I love you guys so much. XXO Glow Fam, and I'll see you on the next one.